Cassandra, ang galing ng palabas mo kanina, Cassandra. Bravo! Ibigyan sana kita ng wine, pero buntis ka. Thank you, Tita. Alam ko naman pag ginalingan ko, matutuwa ka sa akin, di ba? Of course. Mukhang nababaliw at nakuha ko naman na si Mariano, Tita. Baka pwedeng hindi ko natuloy ito. Huwag matigas ang ulo, Cassandra. Alam mo na ang batang yan ang magiging susi para magtagumpay tayo sa lahat ng mga plano natin. Kilala mo ako, Cassandra. Ayoko nang sinusuway ako. Liwanag. Ano po yun, sir? Maghanap ka nga ng ahente ay tutulong sa akin maghanap ng magandang bahay. Yung pangmayaman, ha? Pangmayaman, sir? Aalis na kayo dito sa palasyo? Hindi. Para kay Ellen. Hindi kasi niya nagustuhan yung binigay kong kondo sa kanya. Naliliitan. Sakto, sir. Yung manugang ko, ahente yun. Malaki ang matitipid natin doon. Hindi naman ako nagtitipid, ha? Dami kong pera. Ang importante, yung magugustuhan ni Ellen. Yung sosyal. Sige, sir. Oh, sige. Tawagan mo na. Agad-agad, sir. Oo, sir. Siya nga pala. Sinabi mo na ba kay Mariano na buntis ka? Hindi pa, Tita. Bakit hindi mo pa sinasabi? Kasi hindi ko alam kung gusto kong tuloy ito. Hindi ba pinag-usapan na natin yan? Tita, pero katawan at kinabukasan ko to. Nakakalimutan mo yata, Cassandra, na malaki ang utang na loob ng pamilya mo sa akin. Nasaan ba ang tatay mong drug lord na hinahabol ng mga otoridad? Hindi ba nasa ibang bansa? Nagpapakasarap. Sino ang tumulong sa kanya? Hindi ko naman makakalimutan yun, Tita. Pero alam kong mababago ang buhay ko habang dinadala ko to. And it's for the worse. Okay. Sige. Kapalit ng pagbubuntis mo, bibigyan kita ng 10 milyon. Pag-isipan mo. No, Tita. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo. Gusto ko 10 milyon kada buwan na dinadala ko tong batang to. Swail kang bata ka. Naturuan talaga kita ng mabuti. Payag ako. Sa isang kondisyon. Sasabihin mo na kay Mariano na magiging ama siya. Maikli ang pasensya ko. Bilisan mo. Akala ko hindi kahagatin ni Tita Lily ang hamon ko. Naipit pa ako lalo ngayon.